Kumusta na kayo? Ayan. Ngayon, andito ako sa work. Break time ko. At meron tayong i-review. Ayan. This time, ang i-review natin ay ang BlendJet. BlendJet Portable Blender. Galing tong Japan, kaya may nakalagay na 110. Ayun. So, portable blender, juicer, ayan, kung ano-ano pa. Habang naka-break time ako, gagawa tayo ng fruit smoothie. Ayan, fruit smoothies. Tignan ko muna siya sa Google. Kung magkano yung price niya. So, yun. So, nakita ko, tinipe ko yung BlendJet. BlendJet lang. Kala ko kasi, sa Japan lang to na nabibili. So, meron dito sa Lazada tsaka sa Shopee. So, yun. Unlike nga lang dun sa mga ibang mga juicer or yung mga portable blender, medyo pricey siya. Nasa 1,500 pesos yung price nito. Kasi pag tinipe niyo yung BlendJet, may lalabas dun na original BlendJet. So, eto siya. Kasi merong mga ibang mga juicer doon na mga nagre-range lang ng mga 200 to 600. Mas maganda yung talagang quality. Tsaka parang heavy duty siya eh. Mabigat kasi siya. So meron kasi akong mga nakita na rin na mga ganito. Pero magagaang. So yun, eto mabigat siya. So, tingin ko naman matibay. So, first time ko itong gagamitin. Eto na yung pangalawa kong juicer. Meron akong isa pa yung pinsan ko yan. Padala ng padala yun ng mga gamit sa amin. Yung isa, yung Magic Bullet. Then, meron akong dalang eto. Sa ngayon, tatry ko lang naman kasi. Kaya hindi pa ako bumili ng mga kung anik-anik na ibang fruits. Binubuksan siya dito. Tapos, ang kagandahan dito, USB siya. Yung parang sa mga pang cellphone lang. May USB port siya dito. Ito yung kanyang ano. Atako to. Ayan siya. Ay, ang galing! Hindi siya umaandar pag walang takip. Kasi, nung nakita ko kasi to, medyo natakot ako. Kasi pag yung mga ano ko, baka mamaya, hindi mo minsan, di ba, maiwan mo. Baka pindutin tapos lakalabas yan, walang takip. Baka yung sugatan sila. So, pag pinindut mo siya, hindi siya iikot. Oh, di ba? Amazing. Hindi siya iikot ng walang ganito. Lagay muna natin itong mga papaya. Ayan. Kinap ko na ito kagabi. Tapos, ayan, para dito sa work, hindi na ako magbabalot-balot. Tapos, lagay natin itong milk. Pero sa mga hindi naman nagda-diet, yan, kung gusto nyo, pwede siyang lagyan ng ng condensed milk kung gusto nyo mas matamis. Condensed milk tsaka yung or sugar. So, nilagay na natin yung milk. Ayan na siya. So, walang sugar. So, ilalagay na natin siya dito. Ayan. Ayan na. Tapos, yan. Baliktarin na natin. On na natin siya. Ayun! Patay natin. Pag gusto niyo yung medyo buo-buo, yung may mga chunks-chunks, patayin nyo agad. Pero kung gusto niyo yung talagang smoothie na talagang para siyang, ano bang tawag doon, yung sobrang creamy na wala siyang buo-buo, yan, patagalin niyo yung ano niya, yung pag-andar niya. Ayan. So, mas okay sana to kung may ice nakasama. Pero,
Yan, wala tayong available na ice. So, tanggalin na natin. Pwede nyo siyang tawag dito, tanggalin dito na rekta. Or pwede dito sa ibabaw, kung gusto nyo. Yan. Dito sa ibabaw naman. Yan, ganyan siya. Pwede nyo siyang ganyan. Yan, tikman natin. Sarap niya kasi yung gata sterilized kasi hindi siya matabang. Pero kasi pag yung mga low fat milk yung ginamit, yun yung mga matatabang, diba? Ang sarap, guys. So, ito pa siya, marami siyang nagagawa. Yun, then hindi ko lang alam dito kung testing nga natin. Sarang ko, ha? Yan, tatanggalin ko na yung pinakapan niya. Blade. So, eto na siya. Pwede ka rin naman dito uminom. Diba? Yung magic bullet lang, meron siyang mga kasamang mga talagang parang tumbler na. So, eto, pwede ka naman din dito uminom. Tatayo naman din siya sa lamesa. Pero kung gusto mo naman ng make a share, yan, pwede naman siya. Pwede mong isalin sa baso. Yan. Sarap. Sarap niya. Magugustuhan ko ng mga kids. Yan, pag gumawa ko ng smoothie sa bahay. So, yun. Ito pala, ang saya. Yan, pwede ka nang gumawa ng smoothie sa office, sa bahay. Pag meron kang ganito, pwede mong bitbitin kahit saan. Pwede kang mag-diet kung gusto mong mag-detox. Yan, maglagay-lagay ka lang ng fruits dyan kung ano-ano, pag halahaluin mo lang. Lagyan mo ng low-fat milk. Yun, yun na siya. Ang sarap, guys. Bili kayo ng ganito. Mas maganda kung ganitong brand yung bibili nyo para talagang matibay. So, yun, guys. Okay, so thank you guys sa panonood at ako'y sumingit lang sa break time ko. At yan, see you again sa aking next vlog. Okay po, salamat sa time nyo. Make sure na nakapag-subscribe na kayo. Bye!